There are, medyo hindi kita, pero sabi dito may 76 na features na nasa map extent ko currently. So kapag in-off ko na siya, ayan, meron na raw 268 na building footprints na na-digitize. So pwede niya rin po i-check. Handa ang may alam. Ito ang tema ng kauna-unahang GeoRisk Platform Training Workshop na ginanap sa lungsod ng Baguio. Sama-sama ang iba't ibang kalahok mula sa pamahalaang lungsod, Bureau of Fire and Protection at mga universidad sa naturang pagsasanay. Ayong training na ito is about GeoRisk PH management and operation. Kasi dito kasi sa LGU, kulang po tayo ng yung comprehensive na climate and disaster risk assessment. And ang kailangan po kasi doon ay yung mga relevant data, mga hazard maps, mga ganon. Kasi ang tinitingnan po natin is we have to really designate kung ano yung type ng development na pwede sa isang lugar given yung hazard na nandito, yung mga ganon. At saka doon din po tayo mag-guide kung ano yung mga interventions na pwede natin gawin para sa ganon ay kahit may hazard is minimal naman po yung kanilang magiging effect sa LGU. Focus ng training workshop ang pagtuturo sa paggamit ng GeoRisk PH. Isa itong data platform na binuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagkalap ng impormasyon ukol sa mga hazards at risk sa bansa. Kabilang dito ang mga datos mula sa iba't ibang ahensya sa lungsod na maaaring makatulong para sa lungsod. So ito po is bago sa LGU. Yung server is sa DOST, sa DOST Feebox naman yung server. So online po siya. Kailangan may connectivity para sa ganun na we can access yung mga yung database nila, yung mga maps nila, and we can also upload yung mga data natin. So it's a win-win sa LGU at saka sa Feebox din kasi kailangan din ng Feebox ng robust na data from the LGUs. At habang pinapopulate namin yun ng mga data, mas nagagamit nila, but more of mas nagagamit din namin as end user. Dahil sa data management at risk mapping features ng GeoRisk PH platform, mas mapapadali ang pagtugon ng iba't ibang ahensya tuwing may sakuna. With the eto nga yung mga nakaraang mga incidents na we are having right now, especially with our earthquakes, no? Knowing that the city of Baguio is in between two major fault lines is, of course, is with regards to, since we were identified as such, we should know the risks that we are in, no? So now that knowing that we are in between two major hazards, no, two major fault lines, is itong training na to would help us actually identify the risks that we have here in the city. Ang GeoRisk Philippines ay binuo sa pangunguna ng FIVOX at DOST at opisyal itong inilunsad noong 2020. Ayan. Sophia Pagatuan para sa Luzon Headlines.